2022 is shaping up to be a great boxing year. Oh. Simula pa lang, gaganda kaagad ng mga laban. Isa sa inaabangan kong laban, itong laban ni Kit Thurman. Ang kanyang pagbabalik against Mario Barrios na paakyat po ng timbang, pero sa tingin ko medyo mahirap na laban pa rin ito para kay Kit Thurman. Sa katunayan, ito po yung aking pakiramdam dito. Ah. Sa tingin ko, hindi pwedeng matalo si Kit Thurman dahil pag natalo po, si one time, eh two time na. Hindi na pwede one time. At medyo malabo yung karir niya pag matalo siya dito. Podcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Sa mga Filipino boxing fans, mas lalo nating nakilala si Kit Thurman nung nakalaban niya itong si Manny Pacman Pacquiao, at isa siya sa pinakamalupit na trash talker na nakalaban ito ni Manny Pacquiao. Ngunit, hanggang salita lang siya, at doon, eh mukhang afternoon, eh kala natin magre-return na siya, eh ngayon bumalik na siya, no? Pero yung huling laban niya po na yon ay 2019 pa, July of 2019, ano naman ngayon, 2022 na, and he decided to come back. Nothing wrong with that, he's 33 years old, eh Pacquiao nga 40 years old, 44 years old, could we're still talking about coming back. Kit Thurman. Pero yung kanyang pagbabalik, eh, mukhang ayaw niya ng mahina. Gusto niya, ano, labang kagad. Although yung kalaban niya, si Barrios, eh, kahagaling lang ng talo sa kay Gervonta Davis, eh, hindi rin po basta-basta itong si Mario Barrios. At nasabi ng iba, hindi, sir, ano naman yan, galing 140. Sir, kahit galing 140 yan, siguro kaya yan naakyat dahil natalo siya sa 140, eh, hindi niya nakaya siguro ang timbang o naapektuhan siya doon. Pero 5'10 po yan. Yung height yan, 5'10 listed si Kit Thurman, 5'7 lang. At actually, no, 26 years old lang itong si Mario Barrios. And the thing is, kahit isa lang yung talo ni Kit Thurman dito, I believe he's in the crossroads. Thurman has always been considered one of or the top welterweights. And he always wants the big fight. He wants to fight Terence Crawford. And if he... Kumbaga, pag natalo siya dito, eh medyo mahihirapan yata siya makakuha ng laban sa top welterweights. Eh kung kay Mario Barrios lang, nakakaakyat lang ng timbang, eh hindi niya malampasan. Now, if you're gonna ask me kung kanino ko, kung sa tingin ko sinong mananalo, I mean, is, I think it's still Kit Thurman that's gonna win this one, but I wouldn't say walang pag-asa tong Mario Barrios. In fact, Mario Barrios has a big opportunity to take advantage. Parang advantage ito dahil kahit paakyat siya, ipabalik naman ito. At baka may kalawang. At hindi natin alam kung yung injury niya is totally healed, kung it will not be coming back, lalo na pag nakipagsapakan siya dito kay Mario Barrios na matindi rin. Huling nakalaban nito si Gervonta Davis, eh maganda naman sana yung laban, kaso talagang malupit talaga itong si Gervonta Davis, malakas din talaga. So, itong video na ito, ang tanong ko sa inyo, you know, binabalita ko sa inyo na may laban silang dalawa sa February 5, kailangan abangan natin yan. Gusto ko rin malaman kung agree ba kayo sa akin na pag natalo dito si Kit Thurman, eh magiging parang ano na lang siya, yung parang gatekeeper. Parang ganun, parang testing na siya ng mga paakyat na papasok. At hindi pwedeng matalo kasi pag natalo siya, wala na, mawawala yung angas niya. At si Mario Barrios is trying to find a new path in his new weight division. Itong aakyatan niya na division, which is the division of Kit Thurman, the welterweight division. So ano po sa tingin nyo? Dapat ba na hindi matalo dito si Kit Thurman? At kanino ba kayo? Kay Thurman o kay Barrios? Usapang boxing, usapang mahilig sa boxing dito sa Pauka Sports. Kaya kung mahilig ka sa boxing, alam mo na, subscribe, hit that notification bell at leave me yung comments sa... Nababasa ko lahat, hindi ko lang nare-replyan. Medyo marami kasi, pero salamat po sa suporta nyo sa Pauka Sports. At sa mga Filipino boxing fans, thank you. Boom, boom, pow. Salamat po. Pauka Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.